Sumiklab ang sunog sa iba't ibang lugar sa bansa habang sa Maynila, nawala naman ang kuryente matapos numipis ang supply sa Luzon Grid. Magbabalita si Dave Abuel. Panay paypay sa kanyang anak ang nanay na ito habang nasa labas ng kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Pasado alas 10 ng gabi kasi nitong Webes nang biglang mag-brownout sa kanilang lugar. Hindi pa kami makakatulog, nandito lang kami hanggang madaling araw. Pero wisyo kasi mainit, bayad naman kami buwan-buwan, ba't ganun? Apektado rin ng brownout ang mga negosyo, gaya ng coffee shop na ito na grand opening pa naman kahapon. Kanina puno po ito, pero nung nag-brownout, nagpa-take out na lang. Tapos yung mga ibang umu-order, hindi rin na-take. So sayang po yung benta namin. Nawalan ng kuryente matapos itaas ang red at yellow alert kahapon sa Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Bandang alauna ng madaling araw nang bawiin ng NGCP ang yellow alert. Naibalik na rin ang kuryente sa lugar. Nilamon ng apoy ang mga bahay sa Barangay Basak sa Mandawi City mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Nasa 60 bahay ang natupok, wala namang nasaktan. Pero aabot sa 280,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Naglalagablab na apoy rin ang sumiklab sa residential area sa Barangay 636 Santa Mesa, Maynila pasado alas 5 kahapon. 14 na fire truck ang kinailang rumisponde sa laki ng sunog. Tanaw pa sa Polytechnic University of the Philippines ang usok. Ayon sa mga rumisponding bumbero, 3 paupang bahay ang nadamay. Inabot ng higit 3 oras ang sunog bago ideklarang fire out 8:44 kagabi. Kwento ng mga residente, nagsimula ang apoy sa 2 palapag ng isang bahay. Ang dahilan, nag-overheat na electric fan. Iniwan daw itong nakabukas ng may-ari para hindi mainitan ang 14 niyang alagang pusa. 13 sa mga yan ang namatay at isa ang nakatakas daw. Aabot naman sa 20 pamilya ang nawala ng bahay. Tinatayang kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa Caloocan naman, malaking apoy ang tumupok sa 10 bahay sa Barangay 38. Nahirapang rumisponde ang mga bumbero dahil sa kitid ng daan. Ayon sa ilang residente, may narinig silang pagsabog sa linya ng kuryente at bigla itong lumiyab. Nabulabog din ng sunog ang mga residente sa Barangay Santo Domingo sa Iloilo City. 2 bahay ang natupok. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy na nag-iwan ng aabot sa 120,000 pesos na danyos. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.